Okay, men, mga brother, game 1 na tayo. Huwag na natin patagalin to. Tignan natin. On the blue side, mga brother, first pick natin ang ating team synchronize. Red side naman dito ang team roster. So, let's go, mga brother. Tignan natin kung paano nila, anong gagawin nila, anong mangyayari, no? Roster, 0 points pa as of now, mga brother. Then, sila nagbaban, ha? Hindi sila nagbaban, men. Ato strategy pa to? Oh, si Lina. Okay. So, yun nga mga brother. Kahapon yung Steam Synchronize ang gumawa. Yes, best of 3, brother. Maybe. Best of 3. Kahapon ang gumawa ng Funnel Uranus, mga brother, ang Team Synchronize. So, tingnan natin kung tinanggal na nila yung Uranus. So, wala na tayong i-expect na Funnel, no? So, Funnel Hilda, gawin nyo yan. Tangin na. Sige nga. So, Uranus ban, mga brother, on the side of Rostar. Rostar has 0 points na, mga brother. 0 points pa lang, mga brother. Whereas, ang ating Witten Friends 3 points na yun, mga brother. Yan, nilabas ng lab team ng Sync. Yes, Maria and Lewin connection to, mga brother. So, si Lewin yung patagong nagmamahal kay Maria, mga brother. Sa, gamit ang pang-aasar sa post sa Facebook. Pero deep inside, di ba? He cares for Maria. Tignan natin, ito Yuzong ban, Tamos ban. Tignan natin sinong magiging prior pick dito ng Team Synchronize, mga brother. So, we have first pick Louie, mga brother, on the side of Synchronize. Good pick yan, mga brother. Tingnan natin. They can go for side lanes, ha? They can go for side lanes, mga brother. They can go for side lanes. Ah, so, they secured the link na, mga brother. Then, the Joehead, oh. So, yung counter sa link na side lane, kinuha na nila. We still have Esmeralda. We still have X-Borg. We still have Atlas. Cupra, mga brother. We still have Atlas, Cupra. They can go for the Atlas here. Sa kabila, meron pa namang Valier, so no need to worry, may Farsa pa. Then, pero ang paglalabanan kasi side lane, you know? Kasi no need for course muna, I think. So, they went for the Atlas, yan. Pinigyan nila yung Atlas Plus, the Esmeralda. Now, they can pick the Cupra, mga brother. They can pick the Cupra para ma-avoid nila na iban pa yung Cupra, no? Para may tank sila na maayos. Or they can just go for another side lane. So they went for the Masha. So ito, Kim's style ba to? So, I hope Kim's style kasi yung galaw ni Kim's kanina, mga brother. I hope they got something from that, mga brother. So they ban Claude. I doubt they will go for the Claude. Siguro they will go for the Roger, pwede. Pero unorthodox ang ginagawa na play dito ng Team Synchronize. So, questionable pa anong magiging court ang Fallen Blood dito, mga brother. Yung sasabi ko, ban Valir. Kasi may Valir pa na open. Ayan na naman ang ating Hilda, no? Hilda, spin pick. Too much dito sa ating mga laban, mga brother. Pero baka pakiramdaman na kaya game 1 na gagawin nila. And I'm guessing tank dito ang ating Hilda, no? Okay, maraming salamat sa 50 stars, Madam Aliza Resurrection, yan. Maraming salamat, ayan, support niya ang kanyang team synchronize, ang ating team synchronize. So, they will go for the Funnel Gary, pero I hope pa kasi... Oh. Ha? Teka lang. Ah, this is a 1... okay, medyo nagulat ako. Kala ko kung ano, 1-2-2 setup pala to. 1-2-2 setup for the side of Team Synchronize, mga brother. Whereas, 1-3-1 naman dito against 1-3-1 setup dito on the side of a roster, mga brother. So, looking at the draft, mga brother, later games, malulugi dyan ang side ng, tawag dito. Anong kabila to? Team roster dahil sa setup dito ng ano. Pero early game, they need to be aggressive, mga brother. Let's now move forward sa ating introduction, mga brother. Let me
introduce both teams, mga brother. So we have on the red blue side, mga brother, we have team synchronized. So we have Rogbu for the Basha, Hi Hi for the Atlas, Rinka for the Carry, Leo for the Esmeralda, at katabi niya ang kanyang kalap team, si brother Maria for the Lugi. Whereas dito naman sa kabila, sa ating red side, mga brother, we have here brother Ganggang for the Hilda, Gilito for the Ling, Alpha Gunner for the Farsa, Chief Palpatine for the Jawhead, and Gosen for the Masha. Yan, pasyarot sa love team ng Sing yan, si Leo Maria, no? Leah, the Leah love team, mga brother. Maleo, no? Pwede maleo, no? Maleo. So, ayan na, mga brother. Let's move forward sa ating game at dito sa Land of LOL. So, we have here, ito, mga brother, sa side dito ng Team Synchronize, I know they need to be passive muna. Plus, dito rin, kasi buff dependent to. And, mabilis na makuha since meron silang Jawhead, mga brother. Ito, Gosen will try to go for the red, pero hindi, mga brother. Black na siya doon. So, binabaksaw na nila, zinazone na nila. Just making sure na hindi may invade ang ating carry, no, sa kanyang mga buff. So, tignan natin, ha. Wala pa masyado to, mga brother. Poke lang ang gagawin. Micro gaming lang. And, nakita nyo naman ang capabilities na meron ng isang, ano. Ay, hindi, 1-3-1! 1-3-1 pa ba to? Oh, early rotation na siguro to, mga brother. Pero ito si brother Ganggang masyado ata malalim. Nakita nyo naman ang parang ni brother Maria. Ang ganda naman noon. Yin and yang combination, mga brother. Pero 1-3-1 pala ang setup na ito, mga brother. So, offlane pa siya. Okay din yun, ha. So, old school shit, mga brother, ha. So, now they are going for the blue buff, mga brother. Pero makukuha na to panigurado. Pero nasa red buff si brother Ganggang. Masama ang balak. Tingnan natin kung susunod ba to. Susunod ang ating ininga. Gilito needs to go there, mga brother. Just to make sure na pwede nila may invade kasi nakuha na nila lahat ng buff, eh. So, we have Alpha Gunner and Ganggang trying to annoy the red buff, red side dito, mga brother. The blue side, mga brother. Ito, Rinka, medyo delikado, mga brother. Gilito, killing first blood. Rinka, mga brother. Gilito, killing 1-0 na para kay Gilito, mga brother. Hi-hi dito, medyo delikado, mga brother. Pero naka-flicker out pa nga siya, mga brother. Brother Maria, delikado rin. Hindi nakamabout. 1-0 lang. 1 kill dito on the side of team Rostar. So, maganda. Nakakuha ng lead dito ang Rostar, mga brother. Plus, naka-bounty hunter dito ang ating Link. So, yung 1-9 men, malaking bagay para kay ano. Pero ito, Tempest of Blade being activated, mga brother. Si Rogbu nang gugulo lang. Rogbu side lane na using the Basha. Kakaiba to, mga brother. Tingnan natin anong mangyayari dito. So, middle lane, they need to go back sa farming. Meron pa tayong crab dito on the top lane. The problem was, namatay ang ating panel. So, yun ang naging problema doon, mga brother, no? So, we have, maliit lang ang lead. Very small lead lang pagdating sa pera, mga brother. Kasi meron tayong 600 gold lead, mga brother, no? So, hindi nila magagang tong bottom lane dahil makunat masyado to at matagal papatay. So, they could go for Esmeralda. Mas maganda pa. Gilito. Pero level 3 lang naman dito si brother Hi-Hi. Wala pang fatal links. So, there's no threat pa on the side of for brother Link to go in, no? So, wala pang takot. Okay na okay pa. So, let us check nga, ma. Pero ito si brother Ganggang, ha, masyad, tama check na nambu siya. Alam na dito ni brother Masha, si Gosen, tama naman mamba out. Pero hindi, nakita mo naman, ang ganda naman ito. Pero hindi, nakflicker out pa nga. Pero nakita mo yung inan niya, kami from brother Maria, maganda, mga brother Ganggang, dito nakikipagganggangan na, mga brother, ang ganda doon. Makunat masyado yan, masasayang na ang oras mo. Pero mas may damage siya kaysa kay Hi-Hi, of course, mga brother. Kasi fighter semi-tank yan, mga brother. Makunat na may damage pa, no? Pero ito, nakuha pa nga, na-steal pa nga ni brother Hi-Hi ang dito Wanderer. Pero ito, going in, si Palpatine. Pero Falling Star Moon gumana, hindi na. Kala ko mapatay pa si by the turret doon ang ating Jawhead. Pero ito, tignan natin, mag-invade ba? Kaya na yun na niyang combination, mga brother. Brother Ganggang, masyadong malalim, mga brother. Mamamatay pa nga dead doon ang ating Hilda, mga brother. Pero malalim na si Gilito. Ito, fatal links being activated. Isa lang din naman. Hi-Hi, medyo ligtas pa. Low HP, makakaligtas pa, mga brother. Brother Gilito dito, hindi niya alam kung anong sino kailangan i-pick up niya. Rogue, masyadong makunat, mga brother. Gumagana dito ata, pero hindi. Ang masama dito, mapapabayaan. Pero ito, Tempest of Blade, being activated, mga brother. Pero ito, nandito sila on the back lanes. Mahabang nasa bottom lane naman, Gosen doing his thing, mga brother, with the Masha, going for objectives. Taken down ang turret ng bottom lane, mga brother. Kaya pa ni Gosen yan, 1v1, ayan na. Maria on the bottom lane. Tingnan natin, makakasunod ba? Gosen, medyo delikado. Activate ng kanyang SS, ang kanyang passive, no? So, wala na, mga brother. Ganggang trying to microgame, brother Hi-Hi dito. Masisecure na dito ang red buff, no? So far, pero ito, tingnan natin, Ejector, plus siya SS, hindi natin naman, muntik
pamamatay ko si Brother si Palpatine, pero si Alpha Gunner dito tamang micro lang then against Brother Leo. Tingnan natin anong mangyayari, pero habang nangyayari sa top lane, pero tayo dito sumisegue ng Silent Turtle mga brother. So walang kahirap-hirap makakuha nila ito mga brother, lamang pa rin sa pera ang team ng Rockstar dito. So importante lang naman kasi ito, I guess they're aiming for the late game, so they need to the later rounds, so they need to be patient with this mga brother, dahil una sa lahat ito Fatal Links activated mga brother. Rika free hit on the back lines mga brother, pero si Gosen wala na nagawa, hindi niya natin inuloy. Feathered Airstrike activated, pero wala rin din naman masyado, kailangan niya nalang magbamba out on Alpha Gunner, alam niya na wala na to. Pero top lane, tingnan natin, mamamatay ba si Brother Leo? Tempest on Blade plus ejector coming from Droid, patay doon na si Brother Leo. Leo done mga brother, no Esmeralda now on the side lanes, pati take na yung top lane. Map control wise mga brother, nakukuha na to ng ating team Rockstar. So far magandang performance ng Rockstar mga brother. Deo ito, sakit naman nun, wala pa masyadong item si Brother Maria, pero masakit ang micro game and pokes from her skills mga brother, the yin and yang. So ito si Ganggang Check Bush, walang dami sa kanya mga brother, siya pa ang naniniga, ganun kakaiba. So makikita nyo ang capabilities ngayon ng isang Hilda, baka pwede nyo gamitin sa rank game o pwede nyo ipasok sa ating sa inyong lineup every rank game, so mga brother pwede nyo i-practice yan men, kasi so far frequently pick dito ang ating Hilda, kakaiba no. Let's check an item, let's check their items mga brother. Pero to si Brother Gilito pumasok ha, tingnan natin ha, Gilito with the Tempest of Blade, wala na mga brother, feeling in the wala lang mga brother, finil out lang kung kaya ba, hindi na mga brother. Pero nakita nyo naman yung burst potential, kaya niya nang patayin yan. Kasi papunta pa lang siya ng magic shoes. Tapos papunta pa lang siya ng endless battle mga brother. Pero top lane, medyo delikado dito mga brother. Patay ba si Brother Lewin? Lewin, will he go down? Nice flicker doon by Steve Palpatine mga brother. Nice one doon to pick off our Esmeralda. Pero ito si Gosen, tingnan natin ang sakit ng kanya. Plus the Feathered Airstrike pa on the backlanes by Alpha Gunner mga brother. If I remember correctly, kahapon si Alpha Gunner din nagparsa rin yan. So magaling magparsa to. Tinamaan pa si Brother Maria. Down ata si Brother Maria. Giling to now. Tempest of Lightning activated just to get out mga brother. Hindi niya na itutuloy. Rogue Bull trying to back up the middle lane. Wala na naramdaman niya rin ang skills coming from Brother Parsa. So they won't go for it. They won't die mga brother. Tignan natin, check item time mga brother. Wala pang endless battle, 3-1 lang ang farm ng ating carry, 4-7 na ang ating link. So delikado na rin yan mga brother, ang gold lead is almost 5k mga brother, masama na ang lagay dito, naka-endless battle na ang ating link. So kaya niya na mag-burst din yan, although tingnan natin ha, kasi baka kailangan niya pa rin isang item. Pero yung carry kaya niya na patayin, si Maria kaya niya na rin patayin, wala na kaba dito mga brother. Plus may control pa sila on the minion wave coming from our Farsa with the Feathered Airstrike. Plus nanggugulo dito ang ating nakita mo naman no, si Brother Ganggang nang gugulo lang mga brother. Top lane isisecure na rin to ng ating team Rockstar, Gilito and Chief Palpatine mga brother, isisecure na ang top turret. So wala na high just trying to scare them, pero hindi sila natatakot dahil alam nila lamang na sila with a 5k gold lead, almost 6k mga brother ang gold lead na dito ng ating team Rockstar no. Bumabawi sila sa mga pagkukulang nila kanina, kalaban ang Wit and Friends Reborn ha. Okay to mga brother. So ito nating natin, si Palpatine, nararamdaman ni Brother High doon ang ejector plus the smart missiles. Hindi ka na pwede basta-basta mag-check push dahil as a tank unless may flicker ka. Ay, nagkamali pa nga doon ang Feather Airstrike kasi nandun sa reach si Brother Maria. Ayun, nakita mo naman ang hinay niya. So Maria takes the blue buff no, parang na silent din. Nakita doon sa range ng Feathered Airstrike si Maria, kaya sa kanya natutok yun. Pero ito si Gosen, nakita mo naman kung gaano kasakit. Normalan gaming lang mga brother, naka corrosion site na dito ang ating Masha. So Gosen now is trying to show na hindi lang yung Wit and Friends Reborn. Tignan natin na nakita mo naman ang Feathered Airstrike, ramdam ng team, pero mali ata ang kanyang ejector mga brother. Pa down trin ata dito si Chief Palpatine mga brother, pero the take niya naman ang Esmeralda, nagkamali nga lang ng ejector doon mga brother, napapunta doon, hindi niya na move yung cursor mga brother. Pero to si Rinka, tamang figure out ng mga brother. Gilito going for the Tempest of Blade, pero wala siya napatay doon, nakamambaot pa nga mga brother. Ganggang low HP mga brother, Alpha Gunner din slightly mababa ang kanyang buhay, pero range damage mga brother, kuha pa yan. Sinasabi ko, Feathered Airstrike, ramdam ni Maria mga brother. Tatlong Feather Airstrike lang mga brother, patay na doon na si Brother Maria. So hi trying to go for Brother Alpha Gunner, wala na mga brother, good shit doon mga brother, lamang pa rin sa nangyaring yun ang ating team
Rostar. So, dahil dyan so far, 7.1k na ang gold lead. 7k na ang gold lead, mga brother. Malayo, medyo malayo-layo na. Medyo malayo-layo na. Importante rin na kapag carry. Let's check carry sa item, mga brother. Naka-endless battle na siya, 4.7k. Whereas, ang ating, naka 7.1 na, naka-blade of heptasis na yan. Kaya niya nang i-burst dito ang ating carry. So, masakit na yan, mga brother, no? Whereas, ito, papunta pa na ng Feather of Heaven dito si Brother Lewin. And Hi-Hi, we need a setup coming, we need a setup from Hi-Hi na maganda, which will give carry a free hit plus backlanes, pati si Esmide, he can go in, di ba? Basta maset yung Atlas, makaset ng Atlas doon. Pero ito, tignan mo naman kung gano'n, kasi Brother Rogue, alam niya, pero ba, naku, hindi ko napansin yun, mga brother, taken down ang ating si Brother Leo, patay dito ang ating Esmeralda, mga brother. Now, they are trying to secure every lane, every neutral, every buff, pero ang sakit nga naman ng Feather, natigil yun, Fatal Links activated, ang ganda, Fatal Links, plus the Yin and Yang, pero hindi, pinasok ni Brother Ganga, masyado siya malalim ata, mga brother, Rinka and Maria combination, mga brother, ang ganda nun, masyadong malalim nga lang ang ginawa doon ng ating Hilda, no, pero nakita nyo, yung Yin and Yang doon ng ating, tignan natin, patay si Brother Maria, pumasok si Brother Gosin together with Chief Palpatine, mga brother, Rogue Boo medyo delikado, tignan natin, nandito nyo si Brother Galito, pasok na ito, mga brother, pero meron siyang revitalize, kaya masyadong matagal ang pangyari, Lewin, nandito na sa Flash, kaya niya ba pasukin ito, mga brother, hindi na, mga brother, wala pa damage ito si Brother Lewin, wala pa siyang Feather of Heaven, although meron na siyang Sight, so far, lamang pa rin sa nangyari, with an 8k gold lead, mga brother, at magkakalord na lamang dito ang team Rostar. So, nakita mo naman, Feather Airstrike, zone after zone, mga brother. Ang sakit niyan. Hi-Hi, we'll try to go for the Fatal Links. Hindi na nga, mga brother. Bottom lane, masyado ata malalim dito si Brother Lewin. He should back down, mga brother. Delikado na yan. Eject, mag-eject plus ejector. Ang sakit nun, mga brother. Wow! Ang bilis na matay ito ni Brother Lewin. Even with the shields, ha? Patay na dun, mga brother. Ito, yun pa nga sa top lane, mga brother. Brother Maria, going to back up our carry, pero wala na yung huli na lahat. Ayun na, Fatal Links being activated, mga brother. Pero makakatakbo pa ba si Brother Gosen? Then, 1v1, wala na atrasan ito. Tingnan natin, hindi na niya napapapatay si Brother Hi-Hi, pero muntik pa nga. Pero at least na-take niya ang ating carry dun, mga brother. Hindi na, plus the Lord pa nga on the side of Rostar. So, now they are, mga brother, ha? Wow. So, so far, mga brother, dominant gameplay on the side of team Rostar. Ang ganda na pinapakita nilang galaw, mga brother. Lamang na sila. So, ito na, mga brother. Ang malaglag dito sa ating round robin, wala na men. So, bukas pa tayo may lower bracket. So, they need to be careful, mga brother, kung anong gagawin nila. Ito na, magkaka-clash. Ito, panigurado, magkakaroon ng clash to. Alpha Gunner mag-Feather Airstrike. Yan sinasabi ko, Rika, feeling the Feather Airstrike. Ang sakit nun, mga brother. Grabe yun. Alpha Gunner, sobrang sigal. Alam niya na, naninigas siya. Yun, tamang tiki lang sa mukha. Gilido waiting patiently. Pero papasok ba ang Fatal Links? Hindi tinamaan doon si Brother Gilido. Yun ang ini-aim pa naman ni Brother Hi-Hi. Sayang ang Fatal Links. Magka-activate. Pero ito, Winter Transition activated also, mga brother. Nasa loob na ng base dito. Masyadong malalim ang ating team roster, mga brother. Kaya yun, wala sila nakuha. Aside from the kills, wala sila nakuha kills. Wala pa sila nakuha turret, mga brother. So ito, well-defended dito by the side of team Synchronized. Hi-Hi, tingnan natin. Wala ata siyang Fatal Links, mga brother. Wala nga. So tamang tanggap lang ng mga damage dito. Shin Palpatine against Rogue, mga brother. 5-man na to nandito, mga brother. Pero ito, sumisegue na si Brother Gosen, mga brother. Ayan na, 1v1, Rinka, patay. Patay ang panel dito. Patay na ang Rinka, mga brother. So down si Rinka. Down din ata si Brother Maria. Wala na siyang Peter Transion. Naku po, masyado ata nag-commit ang team Synchronized, mga brother. Pero meron immortal si Brother Hi-Hi. Can they still defend this, mga brother? We still have 3 man. I guess they can. Kasi sa lahat, 3 pa. Kaya mag-control na ito, mga brother. Si Rogue bumakunat dyan. Let us check nga kung anong item nito, mga bro. Dito, going in pa nga, mga brother. Will you activate the Fatal Links? Hindi na, mga brother. Alam niya, sayang ka lang. So, they won't go for it. Not worth it na, mga brother. So, ito, makunat na. Breastplate. Meron ka ng Athena Shield. Meron ka pa na itong Assault Kiras. So, tapos mag-item dito siguro, magaan to, I'm guessing, necklace. Necklace? I'm guessing necklace, ha? Okay, glowing one. Pwede glowing one, mga brother. And then, we have here, Esmeralda Breastplate.
siguro Sight, tapos yung Feather of Heaven, tapos ang ating carry golden staff pa lang mga brother. So golden staff at saka yung endless battle niya, so kailangan unlike yung sa 11.9k na farm ng ating Ling mga brother, masakit yan mga brother, kaya niya ng comboing carry pag nahuli, pag nakita niya yan dead na yan mga brother. So ayan, tingnan natin so far, wala pa nangyari, panakot na lang itong ginagawa ni Brother Maria. So alam niya, just to check kung pwede ba, di ba? So Alpha Gunner medyo malalim din mga brother, Rogue Hoop, ang lalim din mga brother, pero makunat dyan ha, just to let you know ha, Rinka has no position, hindi siya mapag-pre-hit, dahil na anytime pwede siyang ipiko, meto lang ha, yung sinasabi ko, fatal links mga brother, pero 10 piece of play, being activated mga brother, just to get out. Masyadong masakit yan pag nahuli ka ng fatal link mga brother, lalo yung link na sa low 8, medyo half HP moment, patay ka kagad yun mga brother. Pero ito, si Brother Gosen, masyado atang malalim, pero makunat yan, kaya niya saluhin yan. Si Ganggang alam niya na kailangan niya lang mag-backlight dito, so all they need to do, defend after defend mga brother, left lang mga brother. And I know, on the side of Team Rostar, they are just waiting for the Lord, and then Gosen will just go for the Lord mga brother, 1v1 with the Lord man. So yun na lang inihintay. Wala nang iba. Tingnan natin na what will they do, no? Kasi medyo ego na dito mga brother talaga ang team ng Synchronize. Kasi we have zoning, a zone skills coming from our Alpha Gunner, which is the ano, which is the para sa mga brother. They will just go for the Lord. Maria, tingnan natin mga brother. Pero nakita doon, Lord has been slain dito by Masha, pero masyado malalim si Brother Maria. They need to back out mga brother. Maria, at ang ginawang decision making doon ni Brother Maria, masama yun, Rogue mo. Kaya niyang endure yan. Dito ang pinaka-fragile na hero mga brother, yung kanilang panel. So nakita nyo na immortality na, masakit na to. Delikado na ang sitwasyon dito talaga. Ito, on the brink of a defeat mga brother. Ito, pumasok Fatal Links, pero nakamabout pa ata. Ang ganda naman doon, click on out mga brother. So sayang na Fatal Links, wala. Ngayon, may information na masyado malalim si Brother Rogue. Rogue trying to endure the pain that's been being thrown mga brother. Pero ito, napatay pa nga si Brother Rika. Possible pa ba na ma-def ito mga brother? Second Lord, mga brother. Pero ito si Brother Gilido, confident pumasok yan, dahil una sa lahat, meron niyang immortality, Tempest of Blade being popped out mga brother. Si Yahya, medyo delicate dito. Rika with the prehits on the backline, activated na, wala na dito si Brother Hi-Hi. Patay na nga mga brother, wala na siya. Wala na siyang immortality. Ito, hero lock. Ay, tower lock na lang ata mga brother. Tignan natin, tower lock na ba? Makakadip pa ba? Nakakadip pa nga mga brother. Pero down. down ng ating Masha mga brother. Rinka, safe pa nga mga brother. Muntik na nga. Top lane mamabasag din. Pero ito, tignan natin, bottom lane. Activated ang kanyang Tempest of Blade. Safe pang immortality. So wala pa. Nakadip pa. So far, okay yun. Okay pa. Buhay pa, humihinga pa, as long as you have the base mga brother. Kasi hanggang di pakitalo, okay pa yan. Deadly rin itong ating carry on the later games mga brother. So, no need to worry mga brother. Ayan yung sinasabi ko mga folks, coming from our, masyado malalim dito si Brother Gilito. Tempest of Blade being popped off mga brother, pero high high, hindi na nakaabot dito. Kaya ba? Hindi na kaya mga brother. So, yun na, kinalbo nila ang base ng Team Synchronize. So, mahihirapan na dito ng gusto unless they can come back, di ba? Unless they can come back. So if they can come back mga brother, walang problema. So wala, let's do an item check na. Ito na item check. Item check tayo mga brother. So we have here carry. Meron na siyang wind chant mga brother, plus going for thunder belt to panigurado. Masakit na rin yun. Meron pala tayong damage na glowing one from Maria, which is the Lugi. Then, nagpakunat na dito ang ating Esmeralda, which is Lewin. Then, makunat na din talaga dito ang ating Pasha with the Twilight Armor, Breastplate, Assault Kiras. Then, our Athena Shield. Pero nakita mo naman din. So na gano'n na to. Yung anti-tower dito mga brother, plus penetration. Nakalimutan ko to. Yung kulay orange na yan, may nakalimutan ko yan. Pero alam ko yung binibigay niya na attributes. Pumasok pa nga dito. Hi, medyo malalim doon si Brother Gosen. Taken ba si Brother Gosen? Nakaligtas pa nga si Brother Gosen. Ang lalim naman dito ng ating Ling mga brother. Gilido, free hit pa ba mga brother? Tignan natin, nasaan na si Gary mga brother? Down,
Naku, low HP ang ating Gary Rinka, Esas. Low HP ang ating Rinka, mga brother. Naka-back out pa siya. Pero kapalit nun, brother Haya is down, mga brother. Then, bottom lane, masisecure pa ata ito ng Team Rostar. So, nakita nyo, feathered airstrike for zoning. Then, we have dead pa nga doon. Ang at, naku po, napatay na nga ang ating panel, mga brother. No doubt. No, panel dito, no core. Secure na to, mga brother. 1-0 na to, panigurado on Team Rostar. So, good game, well played, mga brother. Game 1 goes to Rostar. Good shit. Grabe naman this. Talagang pinakitaan, mga brother. Malefic Gunner, ayun, Malefic Gunner para. Wala na kasunod tol. Meron pa brother, meron pa to. 3 games to mga brother, best of 3 to.